O ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Shoutout po sa lahat nag-subscribe sa akin. Marami po salamat sa inyo. Shoutout sa iyo, Wilson Toralba. Kabanata 139. Usapang sa pagitan ng mag-ama. Sa loob ng conference room, lumapit si Margo kay Cyrus at umabot upang pulutin ang mga kontrata. Pagkatapos ay tinanong si Cyrus ng may lubos na nagtatakang ekspresyon, "Cyrus, alam mo naman ang ibig sabihin ng mga kontrata na to, hindi ba?" "Legally, binded ang mga kontrata na to at malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre, alam ko ang laman ng kontrata na yan. Magdadala ako rito ng isang investor bukas ng tanghali. Huwag kang mag-alala," sagot ni Cyrus sa isang lubos na kalmadong tono. "Dude, paano ka nakakasiguro na may madadala ka rito bukas? At kahit na may dumating, paano ka nakakasiguro na talagang mag-i-invest sila sa company?" "Ko." Pinanlakihan ng mata ni Margo si Cyrus, talagang ngayon lang niya napagtanto na hindi ka panipaniwala ang kasalukuyan niyang sitwasyon. "Oo nga, kung gusto mong makulong, sige lang. Bakit mo pa dinamay si Margo? Huwag na huwag mo siyang isama kapag bumagsak ka." Napasimangot si Monica at binalaan si Cyrus. "Kung wala akong mapapasok na tao para mag-invest sa company mo bukas, ako na ang kusang magkakansela ng engagement natin at ako ang mga mangyayari pagdating ng oras na yon. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka babagsak kahit ano pa ang mangyari." Ang kanyang mga mata ay determinado. Tumingin si Cyrus kay Margo at sinabi sa isang kalmadong tono, "Cyrus, talagang." Binuksan ni Margo ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang balak si Cyrus na manatili roon para masabihan ng kung anong mga salita, kaya tumalikod siya at umalis na ng conference room. Ano ba ang binabalak ng siraulong yun? Habang pinapanood niya si Cyrus na umalis, napaupo si Margo sa kanyang upuan tila naiinis. "Margo, imposible para kay Cyrus na mahanapan ka ng investor bukas. Sigurado akong nagsisinungaling lang siya sa'yo." Lumapit si Monica sa tabi ni Margo at nagreklamo. Napatingin si Margo kay Monica. Napabuntong hininga at mahinang sinabi, "Ngayong napirmahan na niya ang mga kontrata, ano pang magagawa ng mga sinasabi mo? Ang pwede na lang nating gawin ngayon ay maghanap ng ibang solusyon kung hindi gagana ang sinasabi ni Cyrus." "Ano pa ba ang ibang solusyon?" "Kung mabibigo si Cyrus na maghanap ng taong mag-i-invest sa company mo bukas, makakaharap ng company mo ng bankruptcy at kakailanganin mong magbayad ng malaking pera sa mga shareholders na yon." Nagpatuloy si Monica sa pagrereklamo. Pinaikit ni Margo ang kanyang mga mata at hinilot ang kanyang ulo, hindi sumasagot. Wala siyang maisagot eh. Talagang magulo na ang lahat ng nangyayari. Kung hindi magpapakita si Cyrus bukas, siguradong hahabulin ka ng mga shareholders na yun para sa pera kung wala kang pera para bayaran sila. Siguradong dadalhin ka nila sa korte, Margo. Nababalis ang pagpapatuloy ni Monica. Ano ba ang pinaplano ni Cyrus? Talagang nababalisan na ngayon si Margo. Si Cyrus, James, at ang lahat ng mga shareholders ay binabaliw siya sa sarili nilang mga paraan. Napasigaw siya sa galit. Paano kung pumunta sa kaama mo para humingi ng pera? Naging kayo lang naman ni Cyrus para iligtas ang company ni Tito William eh. Ngayong may nangyaring ganito sa'yo, may responsibilidad pa rin siya. Sabi ni Monica pagkatapos mag-alinlangan. Ang company ng ama ko ay naghihirap na rin ngayon. Kung bigla akong hihingi sa kanya ng ganoon kalaking pera, duda akong mabibigyan niya ako sa ganoon kaikling oras. Sagot ni Margo sa isang mahinang boses. Wala nang ibang mas magandang solusyon kaysa ang humingi ng pera kay Tito William eh. Sabi ni Monica. Nanigas lamang si Margo, malalim ang iniisip. Nag-alinlangan siya ng sandali, pagkatapos ay tumayo at naglakad palabas ng conference room. "Margo, saan ka pupunta?" sabi sa kanya ni Monica. "Kakausapin ko ang ama ko tungkol rito at titingnan kung may magagawa siya." Sabi ni Margo, pagkatapos ay tumakbo palabas ng gusali nang daladala ang kanyang briefcase. Sa kabilang dulo ng bayan, si Cyrus ay irritable pagkatapos niyang umalis ng company ni Margo. Akala niya ay makukuha niya ang marriage certificate nila ni Margo ngayong araw at ang kanilang kasal ay magiging official na sa wakas. Mula sa sandaling iyon, hindi na niya kailangang itago ang tunay niyang pagkatao kay Margo.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang ganoong mangyayari. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Cyrus sa susunod na araw. Alam niya na tiyak na babalik si Jonathan bukas, maaasahan naman si Jonathan. Kahit na hindi makabalik agad si Jonathan, pwede namang magpanggap si Cyrus ng iba na magpapanggap bilang isang investor na interesado sa kumpanya ni Margaux. Ang tanging bagay na inaalala lang ni Cyrus ngayon ay ang kagustuhan ni Margo na i-cancel ang kanilang engagement kahit na alam niyang hindi kailanman nakaramdam ng pagkagusto sa kanya si Margo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi naniniwala sa kanya si Margo kahit na ang gusto lang niyang gawin ay ang tumulong. Ang kanyang intensyon ay para lang sa ikabubuti ni Margo, pero mas pinili ni Margo na itaya ang pagbagsak ng company ng kanyang ama para lang i-cancel ang kanilang engagement. Palaging tama ang mayayaman. At palaging ang mahihirap ang may kasalanan kapag may nangyaring masama na pabuntong hininga si Cyrus, pagkatapos ay nagtawag ng isang taxi at nagsimulang magtrabaho sa Sunset Bar. Pagkatapos umalis ni Margo sa kanyang company, nagtungo agad siya sa company ng kanyang ama na si William. Margo, anong ginagawa mo rito? Si William, na nakaupo sa kanyang opisina habang nagbabasa ng ilang dokumento, ay nagtanong ng may nagtatakang expression pagkatapos makita si Margo na lumitaw sa harap niya. Dad, ang mga shareholders na yun ay pumunta na naman sa company ko para magsanhi ng gulo, sabi ni Margo. Hindi ba't mahilig talagang magsanhi ng gulo ang mga taong yun? Sa tingin ko ay oras na para itigil ang company na yun at simulan akong tulungan dito, nakangiting sabi ni William. Iba naman ngayon, Dad. Pumunta sila para mag-withdraw ng shares nila mula sa company bulong ni Margo, hindi magawang sabihin ang mga salitang iyon ng malakas. Gusto nilang i-withdraw ang kanilang shares. Pagkatapos iyong marinig, hindi mapigilan ni William na mabigla ng sandali. Nanlisik ang kanyang mga mata at sinabi, Margo, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Kuminga ng malalim si Margo at sinabi kay William ang eksaktong nangyari noong araw na iyon. Pagkatapos makinig sa kwento ni Margo, napaisip ng malalim si William. Dati, para lang iligtas ang company ko, pinakasal kita sa isang estranghero. Dati pa man ay nagigilty ako at nagpapasalamat sa iyo dahil doon, ngunit hindi ko inasahan na ang taong pakakasalan mo ay isang mahirap na lalaki at nagsanhi pa sa iyo ng ganitong gulot na pabuntong hininga si William. Dad, hindi ngayon ang oras para sisihin ang sarili mo. Napirmahan na ni Cyrus ang mga kontrata kaya kailangan kong maghanda ng malaking pera para sa lahat ng mga taong iyon bukas. Ang gusto kong sabihin, hindi kaya ng company ko na bayaran ang lahat ng iyon. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Nababalis ang tanong ni Margo kay William. Sigurado ka ba na hindi ka matutulungan ni Cyrus na maghanap ng bagong investor? Mahinang tanong ni William. Sa tingin ko ay hindi yun kaya ni Cyrus. Isang mahirap na estudyante lang naman siya. Paano siya magkakaroon ng kakilalang ganoon kay Aman? Pangangatwira ni Margo. Kung mabibigo si Cyrus na hanapan ka ng bagong investors bukas, kailangan mong maglabas ng malaking pera pero dapat mo ring malaman sitwasyon ko. Kababalik lang ng company ko sa normal operations at wala kaming mailalabas din na $20 million, sabi ni William. Ano ang pwede kong gawin? Ang pagkabalisa ni Margo ay lumaki na. Ang kanyang ama ang kanyang huling matatakbuhan at kahit ang kanyang ama ay hindi siya matutulungan ngayon. Nagsimulang mapuno ng luha ang kanyang mga mata sa inis tila malapit nang pumatak sa anumang sandali. Margo, may ideya ako na baka magawang ayusin ang problemang ito, nag-alinlangan si William at sinabi. Anong pwede kong gawin, Dad? Sabihin mo agad. Sabi ni Margo. Margo, ay cancel mo ang engagement mo kay Cyrus ngayon mismo pagkatapos ay sagutin mo si James. Sa ganoong paraan, magagawa mong ayusin ang lahat ng problema mo. Mahinang sabi ni William. Pagkatapos marinig ang suhestyon ni William, hindi makapaniwala si Margo dahil sa kawalan mabuting pagpapasya ng kanyang ama. Dad, ayaw ko kay James. Sigaw ni Margo. Eh, gusto mo ba si Cyrus? Tanong ni William. Eh, wala rin naman akong gusto sa kanya. Eh, bakit ka pumayag na ma-engage kay Cyrus? Pero hindi kay James. Pumayag ako kay Cyrus para maayos ang problema ng company mo, hindi dahil gusto ko siya. At saka kung ika-cancel ko ang engagement ko kay Cyrus. Ngayon, tiyak na ika-cancel din ng mga investors ang kanilang investment sa company mo.
Kahit na maliligtas ang company K-Zero, company mo naman ang manganganib na bumagsak, sumisigaw na ngayon si Margo sa inis. Sa conference room noong araw na iyon, kahit na binalaan niya si Cyrus na ika-cancel ang kanilang engagement, iyon ang huli niyang pwedeng gawin. At saka kung talagang ika-cancel niya ang engagement, hindi niya iyon gagawin para lang maging kasintahan ang kadiring James na iyon. Kung si James ang sasagutin mo, hindi mahalaga. Kung ika-cancel ni Cyrus ang investments niya sa company ko. Sobrang mayaman ang pamilya ni James, sa tingin ko ay hindi problema para sa kanya na mag-invest ng milyon-milyon sa company ko, marahan na pangangkwira ni William. Ngayon ay naintindihan na ni Margo ang gustong sabihin ni William. Ang balak ni William ay hayaan si James na palitan si Cyrus bilang kanyang asawa dahil mayroong pera si James. Pinigay na niya dati ang kanyang anak kay Cyrus para maligtas ang kanyang company dati, eh. Ang gawin niyon ulit ay walang pinagkaiba. Basta't ang mangyayarl ay mayroong magpapasok ng investment sa kaniyang company, walang pakialam si William kung sino ang magiging kasintahan ng kanyang anak. At saka, walang gusto si Margo kay James pati rin kay Cyrus, paano pa kaya ang magustuhan sila para pakasalan ang isa sa kanila, kaya wala rin iyong pinagkaiba. Kung manganga ko si Margo na magkaroon ng relasyon kay James ngayon, hindi laman niya maaayos. Ang mga problema sa kanyang company, ngunit ang pamilya Suarez ay magagawa ring ma-enjoy ang benefits ng pagiging kamag-anak ang mayamang pamilya White. Gayunpaman, kung magpapatuloy si Margo na makasama si Cyrus, maayos lang noon ang kasalukuyang mga problema sa kumpanya niya. Sa future, walang maaambag si Cyrus sa pamilya Suarez. Margo, alam kong hindi maganda para sa kin na sabihin ito bilang iyong ama pero pag-isipan mo. Ang pagpapakasal kay Cyrus o kay James ay walang pinagkaiba para sa iyo pagdating sa kasiyahan, kaya bakit hindi na lang natin gamitin ng mabuti ang kasal na to? Nanlisik ang mga mata ni William at mahinang sinabi, Dad, kinausap ka ba ni James? Tanong ni Dad, kinausap ka ba ni James? Tanong ni Margo kay William sa isang mahinang boses. Kakatapos lang naming mag-usap. Agad na sinabi sa kanya ni William ang katotohanan, tumitig lamang si Margo kay William, tila wala nang magawa pa ngayon. Matagal siyang natahimik. Margo, sinabi ko na sa iyo ang masasabi ko sa iyo bilang isang ama. Ikaw pa rin ang bahala kung ano ang magiging desisyon mo, sabi ni William ng may kalmadong ekspresyon. Okay, pula lang tumango si Margo. Kabanata 104 na po. Ang desisyon ni Leivory. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nakapagpasya na rin si Margo pagkatapos ng isang gabing pagmumuni sa kama. Hindi naman mali ang ama ni Margo. Dahil sinungaling si Cyrus, wala ring pinagkaiba kung papakasalan niya ito sa senaryong papakasalan niya si James. Matagal na siyang sumuko na hanapin ang tunay na kaligayahan sa buhay niya, bakit hindi niya nalang piliin ang magbibigay sa kanya ng mas malaking benepisyo? Kilala ang pamilya White sa lungsod ng Santa Cruz City, ilang daang milyon ang halaga ng kanilang mga negosyo at assets. Kung papakasalan niya si James, hindi niya lamang masosolusyonan ang lahat ng problema niya ngayon, pero masisiguro niya ring hindi na mamumubble na sa pera ang pamilya Suarez kahit kailan. Subalit kapag pinakasalan niya si Cyrus, matatapos lamang nito ang krisis sa kumpanya ng kanyang ama. Hanggang doon na lang. Sa hinaharap, kailangan pang problemahin ni Margo kung paano niya matutustusan si Cyrus. Mas lalong bibigat ang kanyang pasanin sa buhay. Kaya kung pipili siya sa dalawang lalaking ito, si James ang dapat na piliin niya. Kahit sinong tanga ay ito rin ang gagawin. Pagkatapos tumitig sa kisame sa loob ng matagal na panahon, tumayo na si Margo at inalis niya ang lahat ng pag-aalangan sa kanyang puso. Lumabas siya sa kanyang kwarto habang suot-suot ang isang mahabang puting bestida. Matangkad si Margo kaya sa tulong ng suot niyang damit lalo pa siyang naging sexy at kaakit-akit tingnan. Nakaupo si William sa sala ngayon habang nanonood ng balita sa telebisyon. Hindi siya nagmadaling pumasok sa trabaho gaya ng madalas niyang ginagawa. Sa halip, hinintay niyang makapaspa siya si Margo. Papa, pinati ni Margo si William mula sa likod. Oh, gising ka na pala. Tubo ni William habang malambing ang ngiti sa mukha. Papa, pinag-isipan ko na ang lahat kagabi. Kung hindi makakahanap si Cyrus ng bagong investor para sa kumpanya ko, tatapusin ko na ang engagement namin. At pipiliin ko si James. Pahayag ni Margo. Sige, rerespetuhin ko ang desisyon mo.
Kumango si William at tila bagaman ang kanyang loob. Sumunod, nilapitan niya si Margo saka siya nagtanong ng pabuulong, "Mahal kong anak, alam. Kung nahirapan kang gawin ang desisyong ito, sisiguruhin kong makakabawi ako sa iyo sa susunod." Nang marinig ni Margo ang pangako ng kanyang ama na pangiwi siya, alam niyang hindi ito matutupad. Kapag pinakasalan niya si James, mananatili ang sumpa ng pagdurusa sa kanyang buong buhay. May magagawa ba ang kanyang ama para bawiin siya sa ganoong sitwasyon? Anong oras na, magmadali ka na? Kailangan mo pang magtrabaho. Nang makita ni William na mukhang malalim ang iniisip ng kanyang anak, sinubukan niyang ibalik ang huwisyo nito sa pamamagitan ng pagpapaalala na may pasok pa ito. Oo, tumango si Margo. Sumunod, isinuot niya ang kanyang high heels at naglakad siya palabas ng bahay. Pagkatapos ng kalahating oras, nakarating na rin si Margo sa kanyang kumpanya. Subalit bago pa siya makaakyat sa itaas ng gusali, sinalubong siya ng natatarantang boses ng babaeng nasa front desk, Ms. Suarez, hinihintay na kayo ng mga shareholders sa conference room. Sige. Salamat, tubo ni Margo saka siya naglakad patungo sa conference room. Ms. Suarez, nakarating ka na rin. Igit isang oras na kaming naghihintay sa iyo, isang lalaking hindi gaanong katandaan ang nagsimulang magreklamo nang buksan ni Margo ang pinto sa conference room. Nag-aalala ka ba na tatakasin kita, Mr. White? Tinignan ni Margo ang lalaki habang sarkastiko ang ngiti. Sumunod, naglakad siya papasok sa loob ng conference room. Nang makapasok si Margo sa loob ng conference room, napagtanto niyang naririto ang lahat ng mga shareholders na humihingi ng refund kahapon. Naruroon rin si James, nakaupo ito na parabang tamad na tamad sa buhay. Naglalaro pa ito ng game sa cellphone habang malakas ang speaker. Nang makita ni Margo ang ekspresyon sa mukha ni James, gusto niyang masuka sa itsura nito. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kumpanya ni William, mas pipiliin ni Margo na pakasalan si Cyrus kaysa kay James. Ayaw niya talaga sa mga pangmamanipula at panluloko na ginawa ni James. Kinamumuhian niya ito. Sa kanyang pananaw, hindi ganitong klase ng lalaki si Cyrus. Ms. Suarez, bakit wala pa ang fiancé mo rito? Oo nga, hindi ba sabi ng batang iyon? Maghahanap siya ng bagong investor. Bakit wala pa siya? Hindi niya naman kami siguro tinakasin, hindi ba? Haha. Ula ko tinakbuhan na tayo ng batang iyon. Ula pa lamang sa kanyang nakakaawang itsura. Imposible namang makahanap siya ng isang bagong investor sa loob lamang ng mixing oras. Pinagkakatuwaan ng lahat si Margo sa ganitong paraan. Nang inag ng bahagya ang katawan ni Margo. Puno ng galit ang kanyang magagandang mga mata. Kahit si Cyrus ang pinapahiya ng mga taong ito, hindi mapakali si Margo. Pakiramdam niya kailangan ni Vang depensahan si Cyrus. Ms. Suarez, huwag na natin hintayin ang batang iyon. Sigurado naman akong hindi siya darating. Ibalik mo na lang ang pera namin. Alam ng lalaking nagsalita na hindi siya kayang bayaran ni Margo. Ngayon pero talagang niyayabangan at hinihimok niya pa si Margo. Alas 9 pa lang ng umaga. Ang napag-usapan natin bago magtanghalian. Bakit ka ba nagmamadali? Diyos ko, napasimangot si Margo at nagsalita siya sa isang malamig na tono. Hehe, iniisip ko lang naman na hindi magpapakita ang batang iyon bago magtanghali. Sagot ng lalaki. Naririto pa rin naman ako kahit hindi magpakita si Cyrus, Mr. White. Short ka ba ngayon? Kailangan mo na ba agad ng pera? Sigaw ni Margo sa lalaki habang may pagkairita sa boses. Margo, mukhang naiinis na rin ang shareholder kay Margo. Handa na siyang polanan ito ng mga argumento. Mr. White, kung tatanungin mo ako, tama si Margo. Tanghali pa naman ang napag-usapan nating oras kahapon. Maghintay muna tayo kahit hindi makarating si Cyrus, naririto naman si Ms. Suarez, hindi ba? Bibigay niya sa iyo ang pera kung kailan mo ito kailangan ng walang kulang ni isang cost ink kaya. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, nagsalita si James. Nang marinig ang mga sinabi ni James, napasinggal ng malamig ang shareholder at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Samantala, nakaupo lamang si Margo sa kanyang pwesto at patuloy niyang hinihintay ang pagdating ni Cyrus. Sa loob ng isang kisap ng mata, 2 oras na ang lumipas sa conference room pero hindi pa rin dumadating si Cyrus. Margo, hanggang kailan mo kami
paghihintayin. Lagpas sa alas 11 na at mula sa nakikita namin hindi na makararating ang batang iyon. Dito, bilisan mo na at ibalik mo sa amin ang pera namin. Naubusan na ng pasensya ang isa sa Naga shareholders at nagsimula na itong sumigaw kay Margo. Oo nga, hanggang kailan pa kami maghihintay? Hindi makatuwiran na magpatuloy pa kami sa paghihintay ng ganito, ibalik mo na lang sa amin ang pera namin. Nang marinig ng iba pang shareholders ang sinabi ng isa sa kanila, tumayo na rin sila at nakisali. Nakaupo pa rin si Margo sa kanyang pwesto, subalit tila ba nawawala ng pag-asa ang kanyang ekspresyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone para tawagan sana si Cyrus at tanungin kung ano ang nangyayari, pero may kutob siya na hindi sisigot ang lalaki kahit tumawag siya. Bam! Bam! Sa pagkakataong ito, bigla ang nagbukas ang pinto ng conference room. Nang marinig nila ito, napalingon sila para makita kung sino ang dumating. Nagkaroon ng pag-asa sa mga magagandang mata ni Margo, pero agad itong dumilim nang mapagtanto niyang hindi si Cyrus ang naglalakad papasok kundi si Monica. Nang maramdaman ang titig ng lahat, hindi mapigil ang mahiya ni Monica kaya agad siyang lumapit sa tabi ni Margo habang namumula ang mukha. Margo, hindi pa rin ba dumadating si Cyrus? Hindi pa. Umiling ng marahan si Margo, mukhang nagsinungaling si Cyrus sa iyo. Hindi na siya aabot pagreklamo ni Monica habang nagngingit-ngit ang ngipin. Oo nga, Margo. Hindi ko na kailangang makita pa na naghihintay ka ng ganito. Sinungaling si Cyrus. Hindi mo pwedeng sabihin na nasorpresa ka. Imposible naman talaga para sa isang kagaya niya na makahanap ng investor para sa kumpanya mo. Milagro na lang talaga ang pag-asa mo ngayon. Naubusan na rin ng pasensya si James mula sa paghihintay at sinusubukan niya ng pilitin si Margo na huwag nang maghintay. Napasulyap si Margo kay James nang marinig niya ito. Margo, dahil pumirma ka ng kontrata sa mga taong ito, kailangan mong ibigay sa kanila ang perang ipinangako mo. Alam kong hindi mo kaya sa ngayon. Pero kailangan mo lang mangako sa akin na ay kakancel mo ang engagement niyo ni Cyrus at ako ang papakasalan mo. Kung gagawin mo ito, tutulungan kitang bayaran ang lahat ng utang mo sa kanila. Kapag nangyari ito, wala nang magiging ibang shareholders maliban sa iyo. Ikaw na ang may ganap na kontrol sa lahat at pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo sa kumpanya. Ako na rin ang bahala sa investment na ipinangako sa kumpanya mo. Na pala, naririyan pa. Pala ang kumpanya ng papa mo, hindi ba? Sinabihan ko na rin siya na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para tulungan ang mga Suarez. Matamis na. Sambit ni James kay Margo. Tinitigan ni Margo si James. May pag-aalangan sa kanyang mga mata. Margo, yumo ka na lang kay James para matapos ito. Hindi na makakaabot si Cyrus ngayon. Dagdag pa roon, bakit mo naman sisirain ang buhay mo para lampasanin ang isang malaking utang? Para sa isang kagaya niya. Kung ako ang tatanungin mo, matagal ko nang tinapos ang engagement kay Cyrus. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Disperde na si Rin si Monica sa pangungumbinsi kay Margo. Huminga ng malalim si Margo sa kanya tinanong si James habang blanco ang ekspresyon. James, gagawin mo ba talaga ang lahat ng sinabi mo ngayon? Oo naman, syempre. Kasing bigat ng ginto ang mga salitang binitawan ko. Tumango si James habang binakangisi. Sige, ay kakancel ko na ang engagement ko kayo, Cyrus. Hindi ba kailangan nyo pa ang pahintulot ko bago nyo tapusin ang isang kontrata na may kinalaman sa akin? Bago matapos si Margo sa kanyang sinasabi, isang boses ang biglaang maririnig. Mula sa direksyon ng pinto ng conference room. Nang marinig ito, napalingon ang lahat kung saan nakatayo si Cyrus. Kabanata 141. Mr. Brown. Pagkatapos makarinig ng boses mula sa pintuan ng conference room, napalingon ang lahat. Noong nakita nila ang taong dumating, lahat sila ay natuliro. Cyrus. Noong nakita ni James na si Cyrus ang dumating, isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mga mata dahil hindi niya inasahan na talagang darating si Cyrus. Si Margo rin ay nakatingin kay Cyrus ng may malaki at nagulat na mga mata. Nawalan na siya ng pag-asa kay Cyrus kanina lang iniisip na imposible. Para kay Cyrus na maging kanyang knight in shining armor. Ibibigay na sana niya kay James ang kanyang pangako na ika-cancel nila ang kanilang engagement. Gayunpaman, sa sandaling iyon, talagang dumating si Cyrus. Bago mo i-cancel ang engagement natin, hindi mo ba muna hihingin ang pahintulot ko?
Isa rin naman akong malaking bahagi ng kontrata, lumapit si Cyrus kay Margo at nagtanong sa isang kalmadong tono. Cyrus. Tumitig si Margo kay Cyrus nang may malaking mga mata, hindi alam kung paano siya sagot. Isang bakas ng kakaibang emosyon ang lumitaw sa kanyang dibdib. Cyrus, ang lakas naman ng loob mong lumitaw rito ngayong araw. Hindi ba't pinanggako mo kahapon na maghahanap ka ng investor para sa company ni Margo? Nasaan na ang investor na yun ngayon? Tinuro ni Monica ang ilong ni Cyrus at nagsimulang pag-alitan ang lalaki bago pa man makapagsalita si Margo. Ikaw ba ang kausap ko? Tumingin si Cyrus kay Monica at nagtanong. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Nangako ka kahapon kay Margo na kapag nabigo kang maghanap ng investor ngayong araw, ika-cancel mo ang engagement yung dalawa. Nasaan na ang investors na tinutukoy mo? Hindi talaga sila totoo, ano? Tumingin si Monica kay Cyrus ng sandali at hinamon siya ng malakas. Cyrus, kung ako ang tatanungin mo, ang desisyon ni Margo na piliin ako kaysa sayo ay para rin sa ikabubuti mo. Kung ako ang sasagutin ni Margo, Eiko. Na ang bahala sa lahat ng pera na utang niya sa mga shareholders na to. Kung ganun, hindi mo na kailangang magbayad ng malaki. Ayon sa kasalukuyang sinasahod mo, hindi mo kayang bayaran. Ang utang na yun kahit na 100 taon kang magtrabaho. Tila bumabalik sa katinoan, tinanong ni James si Cyrus ng nakangiti. Bilang isang tagalabas, wala kang pakialam sa mga problema ng fiancé ko. Tumingon si Cyrus upang tumingin ng masama kay James, ang kanyang mga mata ay lubos na malamig. Ikaw. Hindi mapigilan ni James na mabigla noong narinig niya ang sagot ni Cyrus. Pagkatapos ay nanggigil siya at sinabi, Cyrus, wala nang kwenta pa. Ang pagiging ignorante mo ngayon. Pinabalaan kita, ang pinakamaganda mong pwedeng gawin ay ang ay cancel ang engagement niyo ni Margo ngayon. Ayon sa mga kontrata na pinirmahan mo kasama ang shareholders kahapon, kailangan mong bayaran ang lahat ng pera na utang sa amin ni Margo. Sinong nagsabi na hindi yun kayang bayaran ni Margo? Kaimedong tanong ni Cyrus kay James. Hindi mapigilan ni James na mabigla noong narinig niya ang sinabi ni Cyrus at isang bakas pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dali-daling lumapit si Margo kay Cyrus at nagtanong ng may nagtatakang ekspresyon, Cyrus, anong ibig mong sabihin? Nakahanap ka ba ng isang investor? Isang maliit na pag-asa ang nabuo sa puso ni Margo dahil pakiramdam niya na kung hindi. Nakahanap si Cyrus ng isang investor, hindi niya kailangang magpakita sa conference room sa araw na iyon. Tumingon si Cyrus upang tumingin kay Margo, maigi siyang tinititigan. Cyrus, bakit nakatitig ka lang sa kinang? Ganyan. Kausapin mo ako. Nakahanap ka na ba ng investor? Nang makita na si Cyrus ay nananatiling tahimik, nagsimulang mabalisa si Margo. Sinabi mo ba kanina na gusto mong i-cancel ang engagement natin? Tanong ni Cyrus kay Margo sa isang mahinang tono, si Margo ay natahimik na ngayon. Ngayong umabot na ang lahat sa ganitong punto, ang engagement lang ang iniisip ni Cyrus. Cyrus, nakahanap ka ba ng investor o hindi? Babalisan mo't diretsuhin muna. Pwede bang huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa? Nababalis ang sigaw ni Monica. Oo nga, ano bang problema mo bata? Kung hindi ka nakahanap ng investor, bilasin mo't ibalik mo na sa amin ang perang utang nyo. Wala kami sa timpla na. Mag-aksyon ng oras sa inyo. Oo nga, bilasin mo. Wala ako sa mood na. Magtagal pa rito. Ang mga shareholders na naroon ay masyado ng matagal na naghihintay at nagsimulang sigawan. Si Cyrus. Hindi mapigilan ni James na bumungis-ngis noong. Tumingin siya kay Cyrus dahil nakita niya ang pag-aalinlangan ni Cyrus bilang pahiwatig na hindi siya nakahanap ng isang investor. Kung hindi, hindi siya magsasalita ng ganoon na para bang nagpapatagal lamang siya ng oras. Cyrus, magsalita ka. Nakahanap ka ba ng investor o hindi? Nababalis ang sigaw ni Margo kay Cyrus. Sagutin mo muna ang tanong ko, sinabi mo na gusto mong i-cancel ang engagement natin. Galing ba't yun sa puso mo? Tanong ni Cyrus kay Margo. Bakit ito ang pinag-uusapan natin ngayon? Ang dahilan kung bakit kita naging fiancé ay dahil may problema ang company ng ama ko, at ngayon. Mayroon na ring problema sa company ko. Kung ika-cancel ko ang engagement natin at mangangga ko na sagutin si James, maayos ko ang lahat ng problema ko. Walang kinalaman kung galing yun sa puso ko o hindi. Umaasa lang ako na magagamit ko ng mabuti ang kasal ko.
Tumingin si Margo kay Cyrus at sumigaw tila wala nang magawa ngayon. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Margo, nanahimik si Cyrus ng 2 segundo, pagkatapos ay sinabi, "Sige, naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kung ganun, nakahanap ka ba ng bagong investor o hindi? Kung hindi, ang masasabi ko lang ay I'm sorry dahil iiwan na kita." Kahit na sinabi yun ni Margo, lubos pa rin siyang umaasa na may nahanap si Cyrus na bagong investor. Pakiramdam ni Margo na kapag kasama si Cyrus, pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kung si James ang magiging kasama niya, magiging laruan lamang siya ni James, darating at aalis kapag gusto niya. Ha, kuminga ng malalim si Cyrus. Pagkatapos ay lumingon at tumawag sa tao sa labas ng conference room, "Pumasok ka, Mr. Brown." Ang dahilan kung bakit pinipilit ni Cyrus na itanong kay Margo ang tanong na iyon ay dahil para magkaroon siya ng ideya kung parehas ba sila ng sitwasyon ni Margo sa kanilang relasyon. Kung gustong makasama ni Margo si James, edi kahit matulungan niya si Margo na maghanap ng investors sa sandaling iyon, pipiliin pa rin ni Margo na iwanan siya kapag nagkaroon siya ng problema sa hinaharap. Alam ni Cyrus na para matanggap ang pamana sa kanya, kailangan niyang pakasalan si Margo. Gayunpaman, kung hindi sa kanya nakatoon ang puso ni Margo, hindi na kailangan ni Cyrus na mag-aksaya ng enerhiya sa kanya. Silang dalawa ay mananatili lamang na mag-asawa sa papel. Gayunpaman, kung talagang pinipili ni Margo na i-cancel ang kanilang engagement bilang huling paraan, naisip ni Cyrus na baka may pagkakataon pa rin siya na bumuo ng tunay na relasyon kay Margo pagkatapos ng maraming oras. Sinusubukan niya lamang si Margo. Pagkatapos tumawag ni Cyrus, isang middle-aged na lalaki na may gintong salamin ang pumasok sa conference room. Ang taong iyon ay ang secretary ni Jonathan at ang vice president ng isang investment company na ngayon ay nasa ilalim ng pangalan ni Cyrus. Ang dahilan kung bakit matagal na dumating si Cyrus sa company ay dahil hinihintay niya ang pagdating ni Jonathan mula abroad, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang flight ay na-delay. Walang ibang magawa si Cyrus kung di ang dalhin doon si Dylan para si Dylan ang baalang makipag-usap kay Margo tungkol sa investment. Ang mga shareholders sa kwarto ay natuliro noong nakita nila ang hindi pamilyar na anyong pumapasok dahil hindi nila inasahan na talagang makakahanap si Cyrus ng isang investor. Kahit si James na komportableng nakaupo sa upuan ng may determinadong ekspresyon ay hindi mapigilan na tumayo pagkatapos makita si Dylan. Tumingin siya kay Cyrus ng may nagulat na ekspresyon. Kabanata 142. Ang galing mong umarte. Margo, sino ang taong ito? Pagkatapos makita ni Monica si Dylan na pumasok ng conference room, isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata at napalingon siya upang pabulong na magtanong kay Margo. "Hindi ko alam." Umiling si Margo. Dahil si Dylan ay responsable sa pagtulong kay Jonathan sa pangangalaga ng mga outstation business, hindi siya madalas na nagpapakita sa lungsod ng Santa Cruz. Malamang, ang mga taong ito ay hindi pamilyar sa kanya kahit na sila ay maraming koneksyon pagdating sa negosyo. Siguradong hindi ang taong ito ang bagong investor sa company mo. Talaga bang nakahanap si Cyrus ng isang investor? Tumitig si Monica kay Cyrus nang may malaking mga mata at nakakunot na mga kilay. Kuminga ng malalim si Margo at nanatiling tahimik dahil hindi siya sigurado kung sino ang middle-aged na lalaki. At saka, kahit na may kakayahan siya na mag-invest sa kanyang company, walang kasiguraduhan na gagawin iyon ng lalaki. Si Margo ay hindi na mapakali pa ngayon. Marahan na lumapit si Cyrus sa tabi ni Margo at mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala, ito ang bagong investor na nahanap ko para sa'yo. Cyrus, talaga bang mag-i-invest ang taong ito sa company ko?" Hindi mapigilan ni Margo na mabigle pagkatapos marinig ang pangako ni Cyrus at tinanong walo. Si Cyrus nang may nagtatakang ekspresyon. "Sigurado ako." May kumpiyansang sabi ni Cyrus pagkatapos ay lumapit siya sa upuan at umupo. "Cyrus, saan mo nahanap ang taong ito? Ano ang ginagawa niya? Si James ay bahagyang hindi na mapakali ngayon." Kasasabi lamang sa kaniya ni Margo na pipiliin siya ng babae kaysa kay Cyrus, ngunit ang bigla ang paglitaw ni Cyrus ay winasak ang lahat ng plano niya. Ang bagay na lubos niyang inaalala ngayon ay kung talagang may pera si Dylan para mag-invest sa company ni Margo. Kung ganun talagang yari siya, "Mr. Brown, bakit hindi mo ipakilala ang sarili mo sa kanila?" Tumingin si Cyrus kay Dylan at kay Mado siyang kinausap. "Opo, Mr.
Po. Cyrus. Paggalang na sagot ni Dylan pagkatapos ay lumingon at sinabi sa lahat ng naroon, ako si Dylan Brown, ang Vice President ng Prosper Investment Limited. Narito ako para kausapin ang owner ng Eli Anto Cosmetics Limited tungkol sa isang potential investment. Ang aming company ay tubos na interesado sa skincare cosmetics business nitong mga nakaraan at nagkataon na ang iyong company ay committed sa mga authentic skincare cosmetics. Maikling pinaliwanag ni Dylan ang kanyang intensyon sa lahat. Maraming taon nang nagtatrabaho si Dylan para kay Jonathan ngayon at hindi niya kailangan ng anumang pagtuturo mula kay Cyrus para malaman kung ano ang gagawin sa ganitong mga okasyon. Pagkatapos marinig ang pagpapakilala ni Dylan, ang lahat ay nagulat. Naisip ni Margo na ang lahat ng sito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Talaga nang nahanapan siya ni Cyrus ng isang investor. Ang Vice President ng Prosper Investment. Kahit na hindi kilala ni Margo si Dylan, may kaunti siyang alam tungkol sa Prosper Investment. Sinasabi nila na isa iyon sa pinakamalaking mga investment group sa buong bansa at walang duda ang kapangyarihan ng company na ito para mag-invest. Si Monica, na kanina pa nakatitig kay Cyrus, ay hindi mapigilan na magtaka kung paano nakakilala ang mahirap na lalaking tulad ni Cyrus ng ganitong bigatin na tao. Galing ba talaga ang taong ito mula sa Prosper Group? Tumayo si Monica sa kalayuan at tumingin kay Dylan ng may bakas ng pagtataka sa maganda niyang mga mata. Hindi na mapigilan pa ni Margo ang pinanubit niya ngayon. Tumingin siya kay Dylan at nagtanong, Mr. Brown, base sa mga sinabi mo tungkol sa produkto namin sa ngayon, kilala mo na siguro ang company namin, hindi ba? Siyempre, marahan na sabi ni Dylan, nilabas ang kanyang laptop at casual na ginamit iyon bago magpatuloy, 3 taon nang gumagalaw ang iyong company, ngunit sa loob ng 3 taon na ito, higit na sa $30 million ang natalo mo. Ngayon kung walang outside financing, maaaring mag-bankrupt ang company na ito sa susunod na 3 hanggang 5 buwan. Bago dumating, nagsagawa si Dylan ng kaunting research tungkol sa company ni Margo kaya ngayon ay pamilyar na siya sa basic financial situation ng Eli Anto Cosmetics. Noong marinig ni Margo ang mga sinabi ni Dylan, siya ay mas nanabi. Alam niya na dahil naintindihan ni Dylan ang financial situation ng kanyang company, siguradong maagang nag-imbestiga si Dylan at tiyak na nagpapahiwatig iyon ng tunay na intensyon para mag-invest. Dahil alam nyo na maraming pera ang nawala sa aming company sa nakalipas na 3 taon, bakit handa kang mag-invest? Masyado bang marami ang company nyo at wala nang iba pang mapaggagastusain? Nagsalita ang isang middle-aged na lalaki. Hindi mapigilan ni Dylan na mapang-isi sa sandaling marinig niya iyon. Napabuntong hininga. Siya, iniisip na malamang ay totoo na masyadong marami ang pera ni Cyrus at wala nang iba pang mapaggagastusan noon. Ang binata ay naglabas ng isa o $2 billion para lang mag-invest sa isang company na walang pinapakitang pahiwatig ng paglaki. Tanging si Cyrus lang ang gagawa ng ganoong bagay. Kahit na ganoon ang iniisip niya, hindi naglakas loob si Dylan na sabihin iyon. Sa halip ay nagsalita siya ng may kalmadong mukha. Oo, ang inyong company ay nasa isang state of loss pero ang aming company ay palagi namang optimistic about sa development prospects ng inyong company. Umaasa. Ako na sa loob ng 3 taon, ang inyong company ay magagawang baligtarin iyon at kikita na. Hehe, napabungisngis ang middle-aged na lalaki at hindi nagsalita. Tumingin si Margo kay Dylan ng may lubos na nananabik na ekspresyon at nagtanong, Mr. Brown. Ang ibig mo bang sabihin ay may plano kang mag-invest sa aming company ngayon mismo? Siyempre, nagpunta ako rito ngayong araw nang may plano na mag-invest sa company niyo. Tumingin si Dylan kay Margo at tumango. Kung ganun, gaano karaming pera ang handa mong i-invest? Dali-daling pagpapatuloy ni Margo. Pansamantala akong naghahanda na mag-invest ng $80 million sa ngayon, ngunit kailangan kong isipin ang 50% ng shares ng company mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa management side ng operations ng company mo. Ang bilang na ito ng pera ay napagkasunduan nila ni Cyrus kanina. 80 million dollars. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Dylan, natigilan si Margo sa kanyang kinatatayuan, ganap na hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang ibang mga shareholders ay nagulat din noong marinig iyon, lalo na si James. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang bibig ay nakanganga.
Sila ay nagulat na noong nakahanap nga si Cyrus ng isang investor. Sa kanilang paningin, si Cyrus ay isang mahirap na estudyant lamang . Paano nagawa ng isang mahirap na estudyante na tulad niya na makahanap ng ganito kay Omen na investor? Ngayon, hindi lamang nagdala si Cyrus sa kanila ng isang investor ngunit may balak pa ang investor na iyon na mag-invest agad ng $80 million. Kahit ang mayaman na si James ay may plano lamang na mag-invest ng $30 million sa company ni Margo. Mr. Brown, mukhang hindi mo masyadong kilala ang aming company at narito ka sa kauna-unahang pagkakitaon. May plano ka ba talagang mag-invest ng ganoon kalaking pera sa aming company? Ang middle-aged na lalaki na kinakalaban si Margo. Kanina ay hindi mapigilan na nananabik na tanungin si Dylan. Pagkatapos iyong marinig, si Dylan ay nabigla ng sandali pagkatapos ay lumingon siya kay Cyrus. Nakangiti niyang sinabi, kinausap ako ni Cyrus na mag-invest sa company na ito. Lubos akong naniniwala sa judgment ni Cyrus kaya sa tingin ko ay walang problema para sa amin na mag-invest sa company niyo. Nag-i-invest ka ba sa company namin dahil kay Cyrus? Pagkatapos itong marinig ni Margo, hindi niya mapigilan na mapalingon kay Cyrus ang maganda. Niyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Biglang naalala ni Margo na ang dahilan kung bakit narito si Dylan ay dahil sa kanyang relasyon kay Cyrus. Hindi niya mapigilan na suriin na ngayon si Cyrus, biglang nagtataka tungkol sa relasyon sa pagitan ni na Cyrus at Dylan. Ang dalawa ay tila galing pagitan ni na Cyrus at Dylan. Ang dalawa ay tila galing sa ganap na magkaibang mundo kaya bakit mayroon silang kinalaman sa isa't isa. Gayunpaman, sa harap nila ay isang eksena kung saan si Dylan, isang makapangyarihang tao na lubos na naniniwala kay Cyrus, ay tila may matinding respeto at paggalang sa binata. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay kalmado na ngayon. Pinanlisikan niya ng mata ang mga taong naroon ng hindi nagsasalita. Hahaha. Sa sandaling ito, biglang tumawa ng malakas si James. Pagkatapos marinig ang pagtawa ni James, ang lahat ay napalingon kay James bahagyang nagtataka. Mr. Brown, ang galing mo rin umarte, ano? Muntik na akong maniwala sa'yo, nanlisik ang mga mata ni James at kinausap si Dylan.